I am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Hi, good morning sa studio. Good morning mga puso! Muli po, mataas ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. At makikita natin yung kulay green at dilaw na yan. Yan yung mga posibilidad ng pag-ulan simula sa hapon hanggang sa gabi yan tuloy-tuloy. Makikita mga puso. At kuminsan na malalakas yung ulan, kaya dapat I am ready na magmuli tayo. Sa iba pang panig ng Luzon, makikita natin yung Northern at Central Luzon. Dito sa may probinsya ng Aurora at Quezon, umaga pa lamang may ulan na. Pero pagdating ng hapon, matitinding thunderstorm din ang inaasahan sa Northern Luzon, lalo sa may Ilocos at Cordillera, maging dito sa may Central Luzon, dyan sa mga probinsya ng Aurora, probinsya ng Zambales at Bataan. Sa Southern Luzon, big region, may Maropa, umaga pa lamang mataas ang tsansa at may mga matitinding pag-ulan na kagad. Pero pagdating sa hapon, Calabarzon, Mindoro, Palawan, hanggang dyan sa may bahagi ng Bicol Region, makakaranas din ng mga thunderstorm. At sa Visayas, ilang bahagi ng Visayas may ulan sa umaga, pero pagdating ng hapon, Western, Central at Eastern Visayas, mayroon ding mga pag-ulan at malalakas na thunderstorm dyan sa may Western section. At sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, ARMM, hanggang dyan sa may Soksarjen, may mga pag-ulan na. At sa hapon, halos buong Mindanao, may posibilidad pong makaranas ng mga intense thunderstorm na pwedeng magdulot ang mga kapuso ng mga matinding ulan at buhawi o tornado. At sa wind forecast ng Metro Weather, patuloy nating binabantayan yung isang mababaw na sirkulasyon dito na hindi naman inaasahang magiging isang ganap na bagyo. Pero yung hanging habagat, unti-unti naranasan dito sa may Visayas at Mindanao. At yan yung dahilan mga kapuso kung bakit matitinda yung mga thunderstorm dyan kasama ng ilang bahagi ng Maropa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.